Basta, ano? tiny. Yung Yan. tiny, kanina open naman eh. And still, Pangolier pa rin yung ano rito, Falcons. Pero this time, na-open yung IO and grab dito ng Azuri. Agad-agad, ano? And bago lahat, guys, shoutout ko lang yung mga bossing ko kay Bosting, pati kay Boogs, Brian, Wax, and happy viewing mga bossing. May bet daw sila sa Falcons 2-0. Ayun. Good luck sa mga bet, mga bossing. Kung sa akin din, si ano daw, si nanonood, si Windel, si Meg, si Aaron, at si Nokbe. Ayun. Si Penok. Mga tropahan, shoutout sa inyo, mga kaibigan. Magandang gabi. And actually, magandang umaga na pala. 12 midnight na pala tayo. Na-let go na naman dito yung Pango. No? Pero ang hirap kasi kung Timber naman tsaka Razor din yung ma-open. So parang let go mo na nga lang din talaga yung Pango. DK nga open eh. Baka mag-DK dito yung AR. Pwede namang kapitan ng ayo yun mamaya. Marcy, ang ano, questionable dito kung ikagrab ng Azuri. Kasi uso talaga yun. Pero ayun na. Bisiro ni Bak. Sento. Kinuha na. Yeah. Dapat at least mga gantong hiruhan na nila para kaya pa paano. Kanina kasi Ox naman, sa lahat ng heroes doon, Slurder yung ano, medyo kaya pa off paano. Off on, off. Kaso, hindi siya pwedeng gawin niya yung natural habitat niya na kung ano yung movement ng isang Slurder kasi bawag yung teammates niya. So, pipick mo lang naman yung Slurder pag melee talaga katabat mo eh. Hindi mo pakita yung carry kanina, tapos Enchantress pa yung position 5. Alam mo talaga mangyayari sa lane mo. Distansya, amigo lang sila doon. Oo. Ano? Wala nga eh. Siguro, setup na lang din na habol nila doon, but again, as we pointed out earlier, yung minus armor potential. Ang kaso nga, hindi sila gumana to begin with, kaya din sila punished hard. Pero CM, para dito ngayon sa Falcons, para kay panlasa Noy Peace. Siguro lang nung siguro, bite sa lane, may pang disengage, pero hindi siya hard disabled. Oo. Pero mag-LS kaya yung Falcons dito, Sir Jules? Possible, pwede. Pero again, hindi center, okay lang kasi siya eh. Pwedeng carry na nga, pero maka-counter kasi yung carry mo eh. Pwedeng maka-counter ng, maka-carry ng side ng Azuri. Siguro, support muna for, ano, kay Crit. Ayun, Hoodwink. Hoodwink. Yung kaninang nabanggit natin, dito nila ginamit. Si MN Hoodwink, no? The Judwink. Pangolier, pwede pa rin kay ATF, pero hindi natin pwedeng alisin yung possibility na gamitin din to ni Malrin. Ako, pil ko kay Malrin to. Tapos pipick sila ng offline ni Masaya yung upalo. Kasi pag hoodwink si Crit, aggressive hero aggressive ni Mar. Aggressive hero ni Mar. Kailangan. Kasi talagang kailangan mong ano, parang i-abuse yung ganung pick nyo. Kasi pumik ka ng, ano, pumik ka ng hoodwink na malakas sa lane. So, kailangan. Huwag na nila palayuin pa. Immerse na nila, no? Tingin oh, pil ko, oo. Oh, pwede. Pwedeng huwag nang umalis. Hoodwink naman kasama nila eh. True. Talagang, kasama niya eh. True. Talagang balagbag. Or, didepende pa nila. Daming dito option naman eh, no? Ano, ayaw Luna? What do you think? Luna ni Lu. Dapat nga ngayon sila nag-lesh eh, pero basa din kasi nung Azuri, that's why they ban out lesh. Nung nakita pa lang nila in the first place si IO. So, ayun yung magiging, ayun yung inisip ko eh, bumangitin ko na sana, which is si Bane Elemental. Kasi plus 2 na agad eh. Kahit si Bane lang yung gumala sa mapa, basta up yung pin's grip, automatic asama na may relocate. Yes. Tapos may Stampede pa at the same time, dagger holder din tong center. So medyo mabilis yung mobility this time ng Azuri. Ang question na lang dito kung ano yung sasama nila. And maganda yung grip, syempre, against Pangolier. Pwede mong i-grip while Rolling Thunder. Bale, wala, ano? Pwede, pero for AR, ano kayang ilalabas nila dito? Most likely mid na lang din muna. Since kita naman nila yung posibleng mid. Ako, siguro ano na lang. Carry na muna. Oo, carry na lang muna. Hero na ni Luno. Hero ni Lu. Maubusan mamaya eh. Pwede. Ilabas na kasi Luna. Ano bang, ano yan, ganda ng drop nyo pag nag-Luna sila. I.O. Luna, Vincentor, diba? Super strong na yun eh. May po-forma eh. Ayun, Marcy nila. Marcy carry. Para talagang complement na, ano? Eh, yung kasi uso ngayon eh, di ba? Pag may nakita kang IO. Sino nga lagi yung IO Marcy? Liquid, di ba? Liquid. Last time na inakita ng IO Liquid yung quest, nanalo din. Tinalo nila yung, sino ba tinalo nila? Tundra. Pero sino mag-vessel kaya sa ano? Secret, pwede. Kaso, yung Hoodwink? Oo, pwede mo siya vessel eh. Hindi kaya, Brewmaster. For Falcons. So, di kasi nagagano si yan eh. Sa ATF eh. Tingin ko, sabi nga ni G kanina, Mars na lang. Okay naman Mars dito eh. Against Marcy, no? Oo, pwede against Marcy. Siyempre, pwede mong spear out lang. O si Omar yung magsaslardar.
Pwede. Slaughter ni Amor, pwede rin. Kasi Marcy naman din yung lane eh. Mm-hmm. Melee. Pero hirap kasi damage yan eh. Kung mag-slaughter sila, I think level 1 medyo hirap sila. Kailangan na mataas sa level dito para makadeal doon sa Ayo Marcy's. Ang daya kasi talaga ng Ayo Marcy's. Pero since walang spam, do you think Naga for Falcons, Julius for Skeeter? Pwede rin yun, Jay. Kasi, I mean, yung Marcy kasi ngayon. Mas pa-clear ng ano eh. Fury Butter, naman siya eh. Fury diba? Naman yung ano. Masakit pa rin. Ando pa rin yung pang-clear. Double edge. Kumaga, Centaur, Marcy, enough naman siguro. Mamaya yung pang-deal sa Naga. Kung mag-Naga pick na nga dito yung kasi ano. Kasi yung setup ay, din kasi. Mars nga talaga dito. Yan lagi naman yung hoodwink Mars nila. Sobrang deadly din. Kasi compliment eh. Pag nabushwak mo, automatic may puno ka na agad. Spear na yung kasunod. Yeah. Diba? Aabutin talaga. O, dudot kanina po. Hindi, siya naman papapili. Plus 3 Azuray. Uy, plus 3 ah. Plus 3 Azuray. Galing ah. Matapa nga kayong bata. Sige, anong nakakain mo? Doon ako sa, doon sa plus 3. Doon ako sa plus 3. Plus 3 ka ulit. Sige. Anong ulit? One lang ako kanina. One lang ako kanina. Duration. Kung ano mong bibigyan na duration niya? 41. Under. Awesome. Yun. Under. Okay. So, 1H, 1H ulit. Napirahan ako. 2H ka eh. Parang po 400 na ako ngayon. Sa true lang. Tapos mayroon pa tayo lang series. Nanginginig yung kamao ko. Alam mo ito. Okay lang yan. Pag maungasan, nanginginig yung kamao ko. Pwede saluin yan. Ito, mayroon saluin ito. Yun na nga. Bulag ka rito. Pamabali yan. May salamin ako. Bali yan. Ito maganda. Good bans for ano Falcons. Hero din ni Orion eh. Ever since eh. Since ano pa siya. Hindi na ni Ori ng buong China. Oh, buong China pala. China hero yan. Yan that profit eh, di ba? Pero Naga pa rin talaga. Speaking of Naga, eh. Mati nga, kailangan. Lakot mo mga illusion based hero nga yung in-eliminate CK nila Naga, dito. No? CK Naga eh. So kung ano, kasi ano ba, sabi mo nga Fury siya dyan, pero yung double edge mga, wala na, yun lang, Fury double edge lang yung. Hindi, saka ang punot ng illusion ni Naga. So, di ba? Wala din naman sa pantibok. Hindi mo agad-agad basta maki-clear out. Mukhang tagilid na plus 1.5 sa AR, sabi ni Boss DJ Larco. Mm-hmm. Ay, nako boss. Malay mo naman, kumapit pa, di ba? Mm-hmm. Totoo lang, dito sa Koenig, eh, tayo ay mag-broadcast pa rin. Hanggang mamaya tayo dito, may isa pa tayong series. Meron pa. Lower extreme. Bracket naman. Never extreme nahulog. Sa lahat ng tournaments, never nahulog sa upper bracket yung Falcons. No? Laging, so talagang kung lahat ng series, tinatayaan mo ng tinatayaan ng Falcons ka lang, ng Falcons ka lang, ng Falcons. The GG. No? Parang dating GG nga. GG. Parang dating GG. Never nalaglag sa lower bracket. Ilang buwan na din may sila isa, may isang beses, pero nag-grind pa rin. Pa rin. Nag-champion pa rin sila. Yun yung Bali. Oo. Tama, Bali yun, di ba? Isang beses lang, di ba? Oh, isang beses lang. Anong maglag sa kanila nun? Liquid. Tapos sila din nakita ng finals. Tapos tally. 3-0. 3-0, sweep. 3-0. Last ano yun? Last tour pa nangyari. Ibig sabihin, ganun sila ka-dominant buong taon kahit ilang patch na yung nagdaan. So, tignan natin kung ganun pa din ba yung Falcons this time around. But, Pak, inalis na dito ng Falcons since yung hold nga nila dito. Yes, marami kayong disable, pero kung dumagdag pa yung nimble na Pak, parang hindi din naman ganun kasulit, if ever. Tanggalin mo na lang kaysa maging problema pa mamaya. Ayun, LS ang pinik dito. Ay na, LS. Oh, yeah. Matic. Falcons. Open eh. Oh. Hindi sila nagluna, alam nila yung luna mapupuruan. At yung LS, meron kang pre BKB, tapos yung impest na agarim mo si, pwede mong i-disarm kasi si Marcy, maganda yun eh. Pag sinakyan mo si Marcy, disarm siya. Eh nagre-relay si Marcy talaga, more sa physical niya. Oo, sa physical yung unleash. Tapos dalawa pa yung pwede niyang gawin ano dito, Vessel, panglaban nila. Mm-hmm. Di ba? Pangulir tsaka itong si Marcy. Ngayon, ano ang last pick ng AR? So makikita yung mga something like out of nowhere, Necropos bigla, mga ganun. Odi wow. Necro? Parang okay pa ako sa OD ata. Hindi, yung mga out of nowhere na hero. Bigla, no? Biglang wala. Ano. Pero against Falcons, titesting ko ng mga pagayon. Oh, isa ano kung di LS. Kasi yung LS kasi, ano to eh. Ayun, Templar Mid, para Ori. So, pinindigan nila talaga yung physical dito. Pero, okay. Dalawa, ano na naman to, Jay, again, 2 single target carry for Azuray. Siguro hit or miss lang yung ano timing ng Templar dito. Ayun nga, mabilis siya mag-scale eh. Mm. Yung TA, so pwede nilang gamitin yun against dun sa kabila. Pero, kanino kayo dito? Ako baka mag-Falcons pa din ako. Ako Falcons pa rin ako dito. Lakas? Gusto ko yung LS eh. Lakas ng Falcons. Yung, isi mo, kahit Templar last pick, na-counter pa rin ng LS yung kasi kung mag-re-rages yung LS, yung refract mo, walang kwenta.
Most likely, mag-radiance yun. Oo, oh, talaga. Yung farming item nun eh. Evasion, lalo kalaban mo nga Marcy and Templar. Oo. Pero yun na mga kaibigan, J Angels na bahala. Dito kayo ba? Kanino kayo? Dito sa ating second game. Ilapag nyo na yan sa comment section. And makipag-usap na kayo kay J Angels. Paalam. Ayun, thank you. After this series, anong laro? Extreme versus Extreme, Liquid. Extreme, guys, yung nanalo kanina. Extreme versus Liquid. And then tomorrow, lower bracket finals. And grand finals, mga sir. Solid. 2-0 na daw ito. Most likely, hindi, dalawa lang naman yung 1-1 tsaka 2-0. Hindi, kasi anong nangyari? Doon sa game number 1. Wasak talaga. Wasak talaga eh. So, 22-4? Kung ganun pa rin yung magiging laruan ng Falcons, tapos ganun pa rin yung Azuri na medyo... Pero magandahan dito, kung pupuso ka talaga sa Azuri, ang ganda talaga na nanalo yung Falcons sa ano eh. Sa game 1 eh, kasi matataas pa yung odds. Tapos YOLO, Beator ka. Diba? Reverse, no? Pag naka... Hindi kahit reverse, kahit yung... Hindi, taya mo lahat. Kahit sa game 2 lang, game 2 diba? Winner, tapos AR, reverse. Tapos reverse. Sabihin mo, taya mo ng tag-250. Isa win-win yun check eh, pag nanalo. Check mo nga, ilan yung reverse kung sakali. J, Mouse or Face Clan CS2 Grand Finals? I'll go for Mouse. Tingnan Mouse siguro natin. Dyan, boss. Tingnan natin. Hindi maka-watch? Clean feed na lang tayo. May clean feed naman tayo, diba? Guys, di tayo makaka-watch ng Dota TV. So, punta tayo sa clean feed. So, medyo alabo. Times 5. Reverse. Tapos game 2 times 2. Hindi worth it, Jay. Kung mga times 10, pwede, no? Hindi mo times crap. Ikaw naman sa times 10. Ano yung pilay? 7 lang, 6. Kaya ba under 40 minutes? Hindi malabo. Kaya. Kasi, kita nyo naman kanina yung performance ng Falcons, eh. Pero for this game, tingin ko may palag na yung ano, Azuri. Hindi na to ganun totally kagulpe. Unlike kanina. Second place lagi yung phase. Parang ganun nga, no? Tingnan nga natin dito sa game number 2 kung mapupulop ba ng Azuri to force sa game number 3 or Falcons all the way talaga. Mm-hmm. Masabi natin. J Dallas Clippers. Pagdating dyan, siguro Clippers ako. Wala lang. Ay mo kay Kyrie. Hindi, malapit sila Luka, pare. The best, pero tingin ko, yung mga gigil na mama din doon, like Paul George, especially Westbrook na, di ba? Tinatrash talk ng media parang everyday na. Gabawiin sila. Clippers siguro, boss. Opinion lang naman. Opinion ko lang naman sa question. So, bounty rules? May first blood. Kanina kasi may advantage kasi talaga nakuha dito yung Falcons. The battle begins. Yung first blood eh. Ito. Yung mga kickback si Mars. That's a tanky Mars. Nandoy sustain. Giving the tether. 3 heroes spotted. Sneaking naman kasi gagamit lang naman to ng Twins Gate eh. Bucket ulit sa linya, no? So yung mid matchup natin, Sir Jules naman, Malrinig yung gagamit ng Pangolier and bagong hero. Or you will play Templar Assassin dito, no? So double carry setup sila dito, Julius. Mm-hmm. And for me, lamang yung Templar kasi rito eh. Ayun, no? Mag-med... I think alam niyo, nag-cyclage siya. Uh-huh. Alam niyang hindi masyado niya malalapitan. Ayun, long. Ba't naman na din yan ng ganun-ganun lang? Parang na mali ata ang Cybri dilagyan ah. Sumobra na hugot sa Tori J. And poor Azuri taking crits life. Napasobra nga yung hugot. Siyempre hatid sa atin yan ah. 1x bet. Mas pinalaki yung World Cup bonus. Up to 7,800. Basta gamitin promo code namin ng Kuya Nick All Caps. And mag-message lang po kayo sa Kuya Nick page. Hindi first blood kasi naghati eh. Kasama yung creeps. Pero ano na rin yun. Consider na first blood. Yun yung problema. Hindi ka pwede mano rito eh, lumapit sa Tore, lalo kung ayaw Marcy Caligo. Andun yung slow ng Tether, tapos yung Dispose. So, lambot mo lang din talaga. Oo, hoodwink eh. Bugbog talaga abuti ng Squirrel dyan, Julius. Sa true lang. Diba? Top lane, position po rin kala to, no? Bane. Ginawa na ng position. Ah, wala kami dito dyan, hindi kami kita. Awesome. Ah, yun po sa kasaya. Sosayo sa kasas. Makaka-oxygen tayo dito. So, Ori nga rito sa may middle lane. Wala, medyo ano pala yung farman pa rin yan eh. Bottom lane. Ito yung kailangan kasing ano eh.
sabi natin hindi mabugbog nila Crit at least 50-50. Maano nila, madelay nila ko. Madelay nila. Ayaw masi, talagang super strong sa line ito eh. So sustainin lang din kasi. Ang daya kasi, palag naman yung burst dyan, kaya papano pa din naman, di ba? Pero ang daya kasi isipin mo, may auto heal ka na sa Tether. Tapos, bigyan pa ng lifesteal nung Marcy. Eh, ganun talaga. Naku, si Panlasang Pinoy, mukha mabibigyan. Snaking. Eh, kumukuha ng ano yan eh, ng ingredients kasi yan eh. Pwede sa muna. And FY will take his life, mga kaibigan. Bye. Kada na spear, pero pinagpanaman yung damage. Amar, makukuha naman niya dito si Lu. So that time, di naman nabigyan ng sustain. Ba, nag-stick ka sa... Ilan stick ni Ayo dun? Konti lang din. Konti lang din, no? Ano, kung level 1 pa yung tether mo, hindi mo naman ganun kalaki. Kalaki at least, yung mabibigyan mong sustain sa kalig mo. At least, kung mga level 2, level 3 yan, medyo ramdam mo na. Sulit na yun, no? Sulit. Texter talaga yun. Puntos naman sa part na yun, yung Falcons. And promising ah, for Azuri dito sa ating early play, Julius. Oh, pero, si Fate Ben, hawak niya din naman na dito. Is yung center, mamaya kasi, di ba? With Templar going aggressive, kung itatry man siya i-kill dito yung Marini, and yung Stampede, save mo sa board. Ganito na talaga dapat yung laruan nila. Hindi pwedeng bibigay mo yung early na kanina, 8-0, di ba? Sarap na ito kay Amar. Yung Amar, Yules, first item. How about you? Favorite niya yun. Dito niya gawin yung use. Kasi tatlo yung lagi niyang gusto eh. Either mag-early blink siya, mag-Orchid of Malevolence, or yung Yul Sempter na. Dito Yul's diba? Kasi syempre setup nung yung Bane dead, parang grip eh. Tsaka disable na din yun sa mga right clickers, diba? By some time. True. Okay, yung dugaan siya sa middle lane, sinalo niya yung kanil. Yes! Yung dito eh. Si Sukal dito. Sukal. Dito. So, medyo healthy yung dalawang opinion natin. Oh, Mr. Beast yung Malrini sa angle ng camera na to, no? Ang bira. Nabibigyan si Skeeter, pero di na major ba? Malakas daw yung sound ng Dota direct pa bawasan. Mambubuli na naman yung mas. Malabo, pagka maganda yung performance. So, LS. Face cam ba? Na-instant nga, Jay, pero hindi yata enough. Yung damage nila dito to kill Skeeter. May Bracer kasi. Nag-isang Bracer si LS para talagang medyo secure lane niya at di siya masyadong mabuli. And as of now, Ori and also, tinan mo naman yung Center War Runner, ganda yung last hits nila dito. Yeah. And deny as well. And nag-recta boots muna si Amar. Talagang hindi kasi siya, ayun, katulad dyan. Kuwe peso-peso silo na may ma-dispose eh. Mm-hmm. Para pag na-kickback, especially sa malapit sa Torre, di ba? Yung top 3. Tapos rebound ka pa. Two right clicks. Shoot ka talaga nun. Shoot na shoot. Hop. Nagagawa muna sa A-close shot ng dalawa. Lahat daw ata ng hero ni Marlene level 30. Grabe naman kasi magbata. Halos lahat din na ginagamit kasi sa akin niya dito. Most pick eh. Kaso inahagot dito si Pichu yan. Buti na lang. Nawala ng reach doon. So effective na yung stomp ano. Si Sneaking yung nabigyan dito. Uh-huh. And FY. Yun lang. Hindi napasa yung boots. Pero good body block. Yung ginawa naman dito ni Fate. Buhay pa nga rin talaga dito. So 3-1 score natin on the board. Malabo ba talaga? Yes po, medyo malabo lang kasi naka-clean feed po tayo. Clean feed po tayo kasi sa Dota TV hindi po natin mapanood. Hindi natin mapasok yung Dota TV guys eh. Ayun, shoutout kay J&J Pan. Ayun, grabe naman. Palo na yan ha? Palo, grabe naman yan. Sampagana. Si Jasso, ang bahala po sa inyo. Shoutout po sa'yo. J&J Pan. Grabe naman yung J&J Pan. Oo. Pero may aray nabigyan ng ganito. Rotation is Snake doon. Giving the frostbite Julius. Walang magagawa si FY. Baka madamay pa siya dito pag umulit pa siya. Pero lalabas kasi yung power rune eh. So kumain nga doon. Napatay nila. 6 minutes power rune. Sakto. Sakto. Swerte sa taas region. Okay. Madidinay ata. Pero sa baba, Ayo Delicado, Lu. Dish some damage onto Crit. Pero since Amar is here, papapalupaluin lang din dito nung Spartan. Top lane niya yung power rune at na-deny. Pero yung namatay. Yun lang. Parang thank you na din in a way. And look at that God's rebuke. Given by Amar. Yan ang sinasabi mo rito, Julius. Marahil nakaisa sila kanina kay Crit. Oh, okay, level 1. Pero kita mo, dalawang kill na nagagawa nila dito sa baba. At position lang kasi si Crit talaga eh. Isin mo nga, hindi pa nangyari yun, Jay. What more pa? Siguro mas bugbog talaga yung baba eh. Mm-hmm. Pero ito na, yung Falcons guys, gumagana na nga sila rito. Pero... And TP away, hindi naman enough yung damage. And look at the spear. Yun yung combo dito ni Crit na very deadly.
killing spree na po for Omar and Bactidol. Tapos mo naman yung magiging teleportasyon niya dyan, Julius. And 7 minutes, sakto eh. Kailangan i-secure dito. Isipin mo ha, from 3-1 to 4... 5-3 ka mo. 5-3. Parang 4-0 run nga yung ginawa nila dito. True. And Skeeter, mabupulaan siya, pero hindi naman siya mamatay. Hindi niya makukuha yung wisdom rune. Plano niyang i-take eh. Ayun si Mar, pwede ata mabigyan dito. Why not? Tether. O yung tether parang... Late, may, no? Oh? Late is... Pwede may slow eh. May slow yung tether pag nandoon sa gitna eh. Tsaka nagkaroon nga yata ng bug sa animation nung una. True. I don't know. Pero Skeeter dito, since Breezer going for Ace Boots. Casual ano ba to? Armlet for you? Ano ka ba? Mag-regions ka ba? Kung ako yung ano rito... LS ba? Armlet muna syempre. The best talaga yung armlet. May mga certain like Chaos Knight, the best yung mga armlet kasi sa kanila nagpe-pay off eh. Pwede ba sa farm din pang ano nila no? Kawala na sila sa lane mismo. And your survivability. Speaking of survivability, Crit is coming, Rolling Thunder is used, there's the Bushwhack, but he has consumable. Pag Magic Wand siya dito, and then easy refraction, renewal all, brings up aabot, snaking aabutan, di naman na, pero Crit, nice deny onto that Arcane Rune. Meanwhile, while that's happening sa middle lane, muntik mamatay si Omar naman sa bottom lane. The presence of mine, no? Na TP immediately, pero yung middle lane kasi sakto eh. Biglang dumating yung teammate dito ng Azure eh. Tapos, nag-cooldown pa yung refract. Yun naman talaga, yun naman yung isang medyo... maganda kay isang Templar eh. As long na meron kang refract talaga, hirap mo patayin eh. Hindi nyo kailangan mo na i-consider kasi dalawang beses ka na ginank dito. The second time is, ganda nung backup naman sa'yo nung teammate. Kasi delikado siya to. Kung hindi siya na backup on this, yun is second death yan for sure. Yep. And Pangol yun medyo, mabilis pa rin to. So, let's say mga 12 or 13 minutes, meron pa rin naman siyang Arcane Diffusal dito. Skeeter kasi medyo after nung 50-50 sa top, medyo lumamang na rin yung LS sa top lane. And Blue going for Battle Fury nga siya dito with Threads and Bracer, tama? Threads, Bracer, Raidban. Raidban, may Raidban. Tag-isa yung combo yan eh. Nauuso naman yun. Iba nga, yung Templar nagnanal eh. Nal Raidban, o kaya nal lang, di ba? Pero IO, Double Bracer. Yung maganda kasi kay IO, universal na rin kasi siya, Jay. So, baka daw boring yung Grand Finals kapag Falcons ang manalo. Eh, wala naman tayong magagawa. Wala kasi eh. Sa mga remaining teams, parang considering, ano ba? Sino ba parang Team Liquid ngayon, siguro. Yung... Kailangan mo na manalo ng Team Liquid sa Extreme, ha? Oo. Ano ba yun? Ay, hindi, tinalo ng... Tinalo na ng Liquid yung Extreme ba? Naglaban naman sila? Hindi ko, mamaya check natin yan. Pero ang Mars, patin nga ito. Hindi. Tinahan ko sila ng Azuri, di ba yun nga? Sure na sure sa Azuri. Si Lu? Yun yung tumalo, tapos Chinese team ang kalaban, pero another successful TP na naman ba? Yes, mga sir. Swerte naman ni Amara, or sabihin natin talagang, ano ba niya, palanado ba niya yun? Ano niya? Estimated niya na hindi talaga siyang mamamatay rin. Marami, guts lang. Gut feel niya lang na after neto, titipihan ko lang. Ganun kasimple, ganun ka basic para kay Mr. Amar. Very rare, no? Na napush na pala yung tower dito. In fact, yun. Walang pupuntahan. Julius, yes, please, boots. Nakapain stop. Mapag-stampede naman. And here comes Ori. Who's gonna get punished. That's gonna be snaking. FY is here. Right click is enough. Sinakchan siya dito ng leg stealer. Pero hindi yun enough to survive. Another one. Para naman sa part ng Azuri dito, ano? Ang tagal ng bite ni Panlasang Pinoy eh. Nagpag sa puno. Kaya nabuhay pa. Patay dati sa center kasi pagka-bite. So pwede ka mag-impes. Tapos impes out agad. Impes in, impes out. Para ano? May damage. Para ma-burst nga yung center dun. At si Ori pa nga yung nakapatay. Uy, nababasa ba ang comment dito? Shoutout out. And JNJ. Shoutout out sa'yo, boss Tokyo to. Uy, happy viewing. 8 ka na dyan ah. Galing. 8 na ba ako dyan? Uy, ay, sorry. 7 na pala. Pero ayun lang, may grip. Ganda ng pins grip. Sabay relocate play yun eh, di ba? Sabi mo nga kanina, before drop, basta yung Bane may ma-slip, may ma-grip. Plus 2 talaga dapat. Naku, yun lang, Jamie setup sa may bottom lane. Wawi sila na dalawa rito kung sakali, pero... Hindi nila kaya. Matatagalan eh. Hindi rin, I mean, wala rin ano eh. Arena that time eh. Arena. Kung may arena siguro, kaya. Pwede. Nanonood pala si Jenner Razon and happy viewing sa'yo, boss. Ito, ito yung instant replay natin presented by Predator. Nahuli. And again, ha, kila
Siyempre kila Boss Meg, Aaron at saka kay Nokbe nanonood with Windel. Shoutout. Okay, naghanap ng kill dito si Amar and Chris, pero hindi nila alam dito. Warded sa may bottom clip. So, kita sila rito. Okay, natin kung paano didiscard yan ng Falcons to. Kaya smoke up sila. Ori walang doesn't have mana. Lang. Patay siya rito, Julius. Ilista mo na nga yan. Kahit sabihin mo may stampede eh. And crit is also here. Bushwhack para sure na sure yung kill nila na yun. Julius. Sure na sure sa Azuray. Sure ka, safe ka, Villary ka. So nag-twin gate sila, Jade. Gusto pa rin na ng ano rito. Ng blood. Pero spotted sila, umaga. Daytime, mga sir. Battle Fury, malapit na for Marcy naman yan, Julius. Lagi naman kasi nakabuntot ng Matic sa kanya si Ayo dito. So parang kumagagank man, dalawa sila dyan yung dinner yung health. Ano. Pero ang aga pala na ito, 12 minutes. Kanina pa may deep usal dito si Pangol. Pwede na nga ata sila mag-smoke pag nabuhay itong Templar kasi yun yung time na nabili ng dagger. Pwede siguro, take muna mid. Ito, buwasan nila. May double damage si Sento. And Armlet, medyo nag-fall down konti si Skeeter. Kasi siya pinakamahirap dito eh. 5-5 sa carry, sa core. Pero hindi naman nagkakalayo. Mga 700-300 gold lang naman namang nung ibang core. So tahimik muna yung tropahan natin dito. Again, big shoutout sa mga tropa natin sa Barangka. Uy, si Jess, ayan, happy viewing po sa'yo, boss. Pero ito na nga, speaking Jay, dagger na si Centaur. At eto na, Amar yung potential target. And right now, Luis here. They know, hindi nga lang aabot. Sayang, arena will be used for defensive purposes. FY is lingering. Okay, nakasad pa siya eh. Ready to pop his ultimate nga dito. Pwedeng secret yung mapins grip niya dyan kung sakali. Pero looking at the minimap, ang layo pa ng teammates niya. True. Pero as long na may grip kasi, Jay, scary to for, Falcons eh. Kahit sabihin mo may rolling nga, mag-grip at mag-grip siya rito. So kailangan mag-ingat. Tapos, down pa yung arena. And Desolator, farm lang muna si Ori. Sasakto niya to ha, sa another ancient crypts. Hindi siya nag-dagger per sa item. Teka, hindi niya yata may stock. Hindi ko sure ha, nalipat yung camera natin. So, Skater Radiance stock, nga dito. Ay no, nagkaputi eh. Malaman mo kung may stock or hindi. Uy, syempre, thank you kay Mr. J and J Fan. Paano ko namin isa shoutout, boss? Ang pangalan mo sa Twitch, J&J Fan. Salamat sa J&J. Di ako nabobirds po sa pagpupuyat dahil sa inyo. Lalo na yung usapang 90s. Ayun, happy view. Antay lang kayo guys. Magkakaroon tayo ng semi-podcast sa Lupon. Semi-podcast. Podcast na talaga. Podcast na talaga. Yes. Hindi, iba kasi tawag. Parang hindi siya podcast eh. Parang talk show. Talk show. Oo. Parang gano'n. Parang ano. Parang mga Malaboy Abunda. Parang gano'n. Oh, Julius. Ano? Eh, syempre guys, ito April 20 and 21 Give Game Charity yan guys. So abangan nyo yan guys. Mag-ipon na kayo. At baka naman kahit small accounts will do po. Appreciated yan syempre para sa mga mabibigyan natin charity sa mga sa school po yan. Bakit kaya binitawan ng OG itong si ATF plus pa naman mag-offline? The price is right. Yun lang yung nakikita akong take doon. Kasi nung kinuha siya ng Enigma way back, diba? Tingin ko mataas yung offer that time. Or baka ayaw din siguro. Ayun lang din talaga nila gusto yung ugali ni Amar. May pwedeng ganun eh. Dito, siguro, dahil nga nag-matured na si Amar, nag-pitch siya rito sa Falcons. Mm-hmm. Diba? Siyempre, people change. Siguro that time lang medyo, talagang medyo immature pa si Amar. Two pumps, wala po. Meron. Pass mo yung two pumps direct. Oh, left, right, and a 1-2. Oh, okay na. Nice na. But, Boss Juice and Boss Jay, ang pogi nyo, hoy. Hindi naman po, hoy. Yeah, at least nauuto tayo ng mga ganyan, kahit na alam natin, class B lang piling. Sa tingin ko nga, class D. Class B naman na pangit. Iba na pag mga class A, class A plus, and class S, class, ayun ba. Pero ito, Salt Lake. Okay, yung 10 kills mo, isa ka na lang pala. Oh, concede mo na. Pero concede, ayan o. Oh. Oh, bakit? Bakit, Julius? Ayan o. Oh. Bakit? Sabi ko lang ang bakit. Uy, pero the red locate. Pero pinas naman si Ayo dito kung sakal. Pero inabot pa rin nila. Doon lang pala. Ang lapit lang. Kala kong layo. Nakupo. Naiholuan tayo, Jay. Last one tayo. Dalawa. Last one. Kasi sabi mo, wala kang plus. Ano na, ano? One na lang ako. Ano? Ngayon pa lang. Last one. Cancel. Di na, ayoko. Cancel. For the 3H. And the 4H. Nag-under ka pa dyan na 40. Ano yun? 40. Ay, ako pala nag-under 41. Under dyan.
pero ito yung instant replay natin mga sir. Nasumpit eh. Tapos itong lapit lang oh, nung IO. Tapos alam ni Martini since may Rolling Thunder siya dito. Ganap din siya inano niya sinerching area. Pero that instant replay presented by Predator. Medyo nag-mess up kasi IO dito. Kala ko sa base eh. And 10 kills natin. Isipin mo kanina, Jay, alamang sa kills sobra. 9-2 na sa 6 kills tong Azure. And after that, dito ayun na present tatlo, pero Nightmare, may... Ayun na. Walang relocate eh. Coming. Walang relocate, Jay. Sayang, masisento pa. May grip pa naman. Kaya sabihin mo mag-TP yung Falcons dun, kung may relocate, mamamatay at mamamatay pa rin si Amar dun eh. Pero without relocate, mahirapan sila mamatay. Pero Fury is up for Marcy nga rito. Wala nag-bessel. Side dito ng Falcons, parang... Ayun, si CEM! And natalunan nga agad siya ni Big Beyond, but immediate counter. There's the bracing field. Yay. That's gonna be a death para kay FY mga sir. Silot mo, wimbing ka mga doon. Hindi mo, kanina pa siya, ano eh, konti na lang eh. Last one eh. Last one, natalo pa. Ilam, ay! 3H! Mwah! Muchas gracias. Pero first 10 kiss natin, natin sa ating niya ng 1X tracker. Pero ito may power na siyempre nandun. So, Jay, Roshan for the, ano, for Azuri. Nakakuha sila ng info granted kanina. Yes, namatay si Bane. Wala lang arena, freezing field, mga ganun. So, no contest for Falcons ka dito. Sino ang kredo? Ay, si Keori muna. Kasi siya yung lumalaban. Oo, dadagger kasi din siya eh. Si Lu naman dito, farm-farm pa yan eh. Hindi, tsaka mas ipaprioritize ni IO kasi siya. True, ages first. Siguro sa second time around naman. Kay ano na yan eh. Kay, posibleng kay Marcin eh. So ito, farm-farm muna. Going for, up, ano to eh, Holy Locket. Bisado ko yan. Kasi ngayon sa pub, puro IO din ako eh. Uh-huh. And ito na po yung wager natin. Game 2 winner. Dikit eh, maganda yan. So BKB magiging next item na dito nga nung Mercy. Yaman nung Pango, no? Kahit sabihin mong mayaman ni Templar. Mayaman din Pango, aganims na eh. And ayun lang, pwede yata masetapan to ha. Nightmare ayun, pero relocate. TPs are coming in, nandun na yung Rolling Thunder. Alam nila, ano nakita mo hindi grip. Ang bilis din agad ng respo ng Falcons dun eh. True. Ang galing din yung ginawa talaga ng ano, Azuri. Knowing na pwede nga sila maka-counter attack, hindi nila talagang pinilit pang ano, i-grip. So dahil dun wala na mga kill na mangyayari for both teams. Kailangan din i-rush ni Marcy muna yung BKB niya just to be sure. Yes. And shoutout daw kay Jan Patrick Ona. Siyempre, boss JP Toys na yan. Oh, JP Toys. And happy viewing, boss. Sino ba Team Falcons, boss, sa Saudi? Oh, Middle East. Middle East. Falcons. Kay Prince. Kay Prince po, kay Prince. Kay Prince yan eh. Ba Prince na yan? So, dagger nga rito. 1K. 900 gold. Para sa dagger ni Templar. So, play na pa sila. Radiation dito yung Azuri. And sumakay na yung Lifestealer dito kay Morse. Sakto nag-daytime na din. Ito yung maganda. Sulit si Templar. Sulit sa daytime. And or he has Aegis. Nag-hesitate din sila dito eh. Illusion rune being deployed. And there's the jump. Mintis nga lang sa Spear. There's the refraction. Tatanggalin naman nila agad yan. IO. Will he save Ori? Iniwan pare. Pero walang vision. Yun lang, walang detection. Pero meron naman silang mga skills para ma-bring down etong Templar Assassin. Pero for the second time, wala pa siyang dagger. Kilista mo na. Matik na. And pinabayaan siya dun, no? Parang, ano, parang iniwan lang na pusa. Parang, ano kasi, mapigil din yung relocate niya dahil nga pwedeng i-urus lang ni Amar. Diba? May urus pa si Amar that time, eh. So yun na nga yung nangyari dito, Aegis disadvantage pa nga. Yes, hindi ito may spear. Pero feel ko dapat ako, parang lumaban dapat sa atas sila. Do you think kaya nila? Oh, hindi. Layo nung ano, sino yung purple that time? Centaur. Centaur, layo yung centaur. TP siya. Kung wala, siguro, kung wala, walang TP yung centaur yun. Talagang pag-game up. Pero may TP yung centaur, panlaban ata, Aegis yun. Ayun, nag-celebrate ng birthday si John Paul and happy birthday. And ito, tama kuha lang ng Soul Mentor dito inside ng Falcons. Kanino, maswerte, crit pa nga yung nakakuha rito, so meron siyang boomerang. Dagger Eternal Shroud. Ba't ang Eternal Shroud siya rito, Jay? Parang puro physical din naman yung Falcons, ah. Hindi ko guess. Parang, moron ata kung nag-shiba na lang siya. Maganda pa yung Shiba ata rito kay Wayne Center, eh.
compare sa ano, Terran Shallot or Halberd, no? Yep. Wala namang parang pure magic, puro physical. Magic dito, freezing pin. And nirush na ni Amar, I think, Wind Waker, right? Maganda rin. Tama ba? In early investment para sa Wind Waker, no? Pay up kasi yan, Jay. Sabi mo ngayon, grip dito. Pwede mong i-ules kasi yung kampi mo, eh, di ba? Mm-hmm. Yun yung maganda sa Wind Waker dito. Eh, sabi mo ka kanina, marami nga nagiging item choice si Amar. Eh, yun ngayon naging ruta niya, Yules. Going for Wind Waker na sa drop dito ng Azure, sobrang mag-pay off. And for Marini, going for Blink Dagger siya dito. Una mo na yung kanyang Aghanim. Skitter naman, ito na yung sinasabi mo nung draft. Sir Jules, sakyan mo lang para nandun automatic yung disarm. Tapos ang bis pa mag-cooldown ka mo ng ano? Nang infest mo. Infest mo. So masusulit mo talaga. Para ka na rin kasing support in a way. Andun yung mga save mo pagdating sa teammate, eh, di ba? Yeah. Pwede mo siya magamit pang initiate, pang biglaan, di ba? Alam ko na bakit nang Wind Waker agad, Jay. Aghanim kasi yung Bane. Parang Aghanim kasi yung Bane. No way na para ma-cancel mo yung grip, eh. So yung teammate mo na lang yung iyan mo. Yung teammate mo na lang para mawala yung grip. Grabe nga yung ano, advance mag-isip si Amar dito. So after the BKB, Lu, meron siya dito ng pang Crystallis. For Daedalus, tama? Damage item na siya. Kailangan talaga yung dumamage na rito. Pero sold play, nakita nila yung IO. Tatalon ba? Ah, alam, aware din ng Azuri, ah. Wala silang vision. Kung meron siguro, bakit hindi, no? Ayun na, nagsod na rin, Jay. Ito na nata, big clash to. Naantay nila na may mag-farm build sa mid lane, pero nag-squash bakal, niubos yung creeps, eh. Ramdam na rin ang Azuri right now. Nakasmoke up din naman sila dito. Sinong smoke yung mababreak agad? Ori with the immediate blink out by the 2-month stomp. Given by Feed Beyond. Sabay tatalon naman pataas sa may high ground dito si Malrini, pero the target will be a mark. Using his Yule Scepter, papalagay niya dito si Lu. Pero Lu, with the 9 seconds BKB, there's the Rolling Thunder. Follow up by the arena, nasupit sa kalumpit, di na tumama. Pero nakuha nila mga kaibigan yung Bane Elemental na hindi nga nakapag-grip. And they're just waiting for this IO na rumilocate nga mga sir. Azure, feeling the pressure na para dito sa kalaban nilang Falcons, ano? So that's gonna be 3 for nothing exchange. Ganda na nga sa ano, eh, parang killable si Amar, pero grabe kasi yung ano, tag rito yung arena niya, hindi gumalaw si Bane. Si Bane parang sepoy, parang nataranta siya na or nagulo siya, ano nangyari sa hero ko? Parang napunta siya sa pinakadulo ng arena rito. Tapos wala na, nagulo ka lang siya, patay na siya. Ano nga, eh, late counter react na nga yun for Falcons. Dumistahan siya, amigo lang muna sila. Si Pango, oh. Sabay saka, okay, pwede na tayo mag kahit late rolling, tapos late arena, why not, diba? Gando, nag-mess up nga yung clash na yon sa side ng Azuri. Pero Roshan natin will be up very soon. And sa top lane yan, ayun, si Palasang Pinoy na nandang pambawi. Pwede na rin. May balita ba kayo kay 9, former Tundra player? Asa ba si 9 yun? Wala pa, NA ba siya? Wala pa si 9. Wala pa, pero to manlalaban natin yung Azuri. Ayay, kulang sila rito, Jay. Back si Dol Delicado dito. Look at this, Central War Runner running for his life. Nandun naman si FY for the pin script, but then again, there's the Wind Waker canceling it out, mga kaibigan. Paid off talaga. Ano? Parang nangyari yung Aghanim dito ni FY na walang tuloy ng silbi. Walang kwet na dadyo sa Wind Waker ni Amar. Pagandahan pa dito, secret, buo na rin yung Glepner niya. So, sobrang deadly na talaga ng Falcons. Rush natin will be up in 1 minute, Julius. Depende sa rush timer. Pero for sure, kahit 3 minutes agad sa top lane pa rin to, Jay. Pinagtitipis sila to. Ito pwede lang speed mabilis. Pero kinansel, naramdaman niyo din. Grabe naman yung spider dun yan, no? And after nung Wind Waker, anong in-next item? Octarine. Or Octarine. So, para mabilis yung cooldown. Cooldown reduction yung habol niya dito. Tapos mamaya, like something na pwedeng repressure na nga agad, eh, tingin mo. Okay. After nun. Or Hex, maybe. Yan, Hex. Maganda. Naku, loop and ice. Malilikuran, pare. Nakita din nila yung Courier's trajectory. So pinatay ng Pangolier, same as Amar. Dalawang Courier ba nakuha nila? Isa lang. Pero sa lang, makamati si Amar dito. Wind Waker, kaso, huwag ka magsalita ng tapos. Naging Orina, pero iniwan na siya yung snaking. Patay na kasi Amar. Sure dead talaga, kitang-kita. Pero relocate sa likod. Aabutan nila si Kret, pero nakapag-TP away. So may iwan na lang dito, will be panlasang Pinoy, mga sir. Pero malalaban pa ata, Jay. And there's the Rolling Thunder. IO will fall down. Di na siya nagkaroon ng chance to tether away. And Lu,
Kaya nga siya labanan dito ni Mr. Skater. Pero gumamit na muna siya ng ulti. Marini, meanwhile, di lang tumama yung kanyang lengthwise, crosswise doon. Clip near. Saving. Plus, nandun din yung bushwhack, yung sumpit. Nangyari doon, nakapag-hurricane pike siya. O for staff lang. Hindi lang eh. Rebound. Na-rebound lang, no? Rebound nga lang. And low. Ayun, nice low. Yappy. Kaso ganda ng stun. Kaso, wala, sacrifice yun. Okay na rin. Basta di lang abutan si Marcy. Okay na hindi. Dahil nga, isipin nyo, kayo na yung una nakamatay. Down yung Mars, down yung CM, 3v5, pero na-manage pa rin ng Falcons. Manalo sa clash na yun, Jay. Yun yung problema, yung pest bomb combo. And wala pang Axie, ano nun, Skater, what more? Eh ito yung instant replay na. Wala, ipit na talaga si ano dyan eh. Buti nga nakapag-arena pa siya eh. Pero yung decision making nila dito na mag-habol pa. Sayang, nakapag-ipit din secret eh. Parang okay lang din yung habol, Jay. Kasi 4v5, di ba? Walang arena. Correct. Mercy yun eh. Minus 1 din sila dyan eh. Grabe lang din yung ano. Yung backline dito, yung Malrini Skater ko. Rolling, no? Oo. Tapos naiwan yung ayo. So, nag-end up pa yun sa 2-4-2. Although, core hero naman yung isa doon for side of Falcons. Pushes up, Jay, hindi yata na-extend. Parang, hindi ko napansin na, pero feel ko mga siguro 10 seconds, 15 seconds. Mga ganun lang. Sobrang bilis less lang. Less than 30, sabihin na natin ganun. Sama yung replay eh. So, BKB para kay Ori nga rito. And pwede mag-rosya na nga rito yep. Yung Falcons. Kasi kanina na-sneakan sila, pero magandahan kasi dito, mas okay kung makukuha ng Azuri dapat. Dahil may cheese to Julius eh. Ayun nga. Pero I think they should contest. Smoke up, gagamitin na nga nila dito. And ready to fight. This is gonna be a full-blown 5-on-5 action. May blink dagger na rin yung Mercy. Kailangan lang umabot Radiant sa kanya, no? Kaso aware din dito yung Falcon since wala na nag-show up sa mapa. Katanong ikot. Ang layo, ha? They're gonna drop. They have the observer wards. Ikot-rotonda to? Ikot-rotonda lang, no? Pero makukutuban nila Malrini ito. Ang tagal dumating sa harap nila, eh. Pwede nga na sa backline nga manggaling dito yung Azure. May magandang vision, yes. Advance yung AR, pero kung hindi naman pupunta yung Falcons dito, wala rin. Mm-hmm. Hindi rin naman magagamit na maayos. So, hindi naman din mag take ng risk dito yung Falcons to take the Aegis. Pero high ground advantage nasa kanila. Feet behind, they're pinging him. Push buckle, checking the perimeter. Invest bomb combo with the Glepnir. Right click, papasok. There's the Nightmare save. Given by the Bane. Sinave siya dito, pero feet behind, mga sir. Patay dun si Amar. That's their position 3. Both teams, mga sir. Lula laban, pero it doesn't have teammate anymore. Ako may nahuli. And that's gonna be IO. Ori makakapag-out. Tatlong kills para sa side ng Falcons. Masakit ng physical nung ano, no? Sobra, nung... Ano tawag rito? Marcy, no, Jay? Nakita mo yung pagsuntong kay Amar? Natira mga 200 HP ata. Pero yun lang yung problema, Jay. As long na mo wala yung BGB mo as Marcy. Sobrang vulnerable mo na talaga. Ayun, kitang-kita natin, ha? Puro yung buhay ni Amar. Pagsuntok sa kanya, nakancel nga yung grip, eh. Fuck, nawala, oh. Ginamit ba ni Io yung relocate kay Bane? Ang chamo mo. Parang itong ginamit. Cooldown, no? Cooldown. Yes, ginamit nga. Para sa Bane, baligtas lang si tropa. Na supposedly, dapat pang sa core, no? Kay Marcy dapat. Eh, yun na nga. Nakuha na nga. Second Russian natin dito ng Falcons. And that Russian kill brought to us by Vortex. For your next PC upgrade, guys, go to Vortex. Crystalista rin pala si Lu. Tapos dagger. Yan, maganda. Pang ano, pag-closer, dagger mo dyan. Lumubo na sa double digit yung kalamangan with Aegis and Cheese pa to para sa Falcons. Pwede na ba sa high ground palagay mo, Julius? Hirap pa rin. Pwede na eh. Hindi, hirap pa rin. Hindi, may tier 2 pa naman dalawang gilid ng map, so pwede ngayon. As long na buhay yung Bane, may hirap pa ka pa rin. Kailangan na nung ano talaga. BKB na si TA naman na dito eh, no? Mauna dapat, magandang initiation for Sandberg. Maybe try to catch at least... Kahit yung hoodwink na lang, kahit yung mga backline sa support, sobrang nakakirita yung support ng CM dito, especially yung hoodwink. Si Quint Camo, sobrang annoying. Tapos yung nadidilit, ano mo, mas mayaman na nga siya kasi ito, no? Ang dali niyang pitasin din eh. So, malambot lang yan. Malambot lang naman eh. Yung pago kasi, life stealer and Mars, good luck eh. Abuti nga siyam-siyam dyan eh. Nadodge pa nga yung hoopstop. And there's the pins grip. Problema, may Aegis kasi ito. Ayun na nga yung Windwaker. Windwaker. Ganun-ganun lang sila dito, ano? Sabi ni Fboy, sobrang boset naman ni Agarins ko, guys. Hindi nagpe-pay off. Think ko, paglabas sa computer na itong mga to, banata mo na lang yung Falcons. Baka dun manalo pa eh. No?
Oh, ayun, nauli. Hirap nila kalaban. Tingnan mo naman, feed back na naman mga sir. Nandun sana yung relocate sa hindi na umabot. Abang kanilang IO. And there's the Rolling Thunder from behind. Given by Malrini, Arena is used. Titik lang sila ng objective dito. Skitter, waiting. Dito nga kay IO. There's the Wind Waker pababa sa low ground. Kailangan pa rin mag-ingat nila Mr. Amar dito sa teamfight na to. Pero nag-wear off na yung BKB nilo. The problem is, Skitter has Aegis. Hinap ba yung physical damage? Mukhang hindi. So mag-change target siya dito. That's gonna be Hoodwink. Crit delikado. Crit delikado. Makakatakbo naman sa punuan at least. And hindi sila pwede basta-basta lumapit dahil si Malrini dito, full HP, full mana. So medyo umasim ng konti yung Falcons. Pero Crystal Maiden lang naman yung naging kapalit eh. In even crit going for Wind Waker talaga. Yun yung kainaan talaga ng Bane eh. Pero kung hindi na uso Wind Waker, no? Hirap pigilan ng Bane. Wala na, yun na yung... Kasi, di ba, pag nakapag-ugs na nga siya, di ba, wala nang... Full duration na talaga, no, ng grip sana. May talent pa naman yun, na mas matagal yung grip. Na solution lang ng, na, Vigor na early for armor. Pagkabili niya nung blink, di ba, sabay upgrade na agad nung Yulis niya dito. Extreme versus ano yung next game liquid natin? Po. Liquid po, mga sir. Likido ang ating next na series, guys. Ang tumalo sa Liquid, Azuri. Ang tumalo naman sa Extreme, Falcons. Kaya sila dito nag-aharap sa upper bracket finals. Ano? 241 ko, mga delikado. Delikado na talaga yan. Ano ko ba? Delikado na yan, pare. Delicates na yan. Mukhang mag-tweet na ulit, ah. Ano sila sinisend mo sa GC, Julius? Wala ko sinisend. Ayun ba? Kasi, under attack. Link, ano yan? Ano yan? Radiant's middle tower is under attack. Ah, yan yung pupunta. Yan yung pupuntahan natin. Oo, yan yung pupuntahan. Hindi ko lagsin yan. Ah, baka si yan, no? Oo, si Kelly. Si Madam. Si Madam. Asali pala siya 7-seater. May unknown member pala tayo dun sa lady. Oo, oh, may unknown member tayo dun. Just tikto ka bukas, si Derek kitang-kita ka kanina nag-review. Ha? Saan na naman? Saan? Hmm. Hindi nga ako nag... Ngayon kakakas ko lang ngayon, hindi nga ako nung... Oop, nahuli ni ano? Dalawa yung nag-life near niya dyan. Bushwhack on to Templar Assassin. Masyo blink away. Kaso wala naman dun si Amar. Potential follow-up din. True. And Lincoln J. Ayun, dalawa na yung pangsalba ni Amar. Yan. Lilinkin niya yung LS. Iwin Waker pa. Dagdagan mo pa kaya? Mag-lotus ka pa. Para talagang isa-save-save. Champion pag ginawa niya pa yun, no? Piling ko Amar, kahit Halberg, okay na din eh. Ayun, mag-lotus ka! Hindi na siya maglilinkin. Maglulotus na lang ata siya, Julius. Eh, tingnan natin kung kay payoff. After daw nung game 1, Julius, tatlo kayo nag-phone habang nag-visit. Pinakita ni Jasor Plus. Pero yun lang, napitas dito si Bane. And walang buyback dito si FY. Uh-huh. And still, may Aegis pa rin dito si Skeeter. And yung unfinished makuha business nga dito sa may top lane, which is 13 hour, will fall. Kulang pa sila dito. Kaya importante pa rin si Bane. Pero habang nangyayari ito, split pushing para sa Marcy ni Mr. Lou. Kaso butas pa rin yung barracks. Pwede mag-segue. Okay, sige, diretso nyo yan. Diretso namin toolings. Bakit hindi, di ba? Ba't sila magre-react eh? Marcy. Pwede namang sabayan eh, di ba? Tapos, pag TP pa ni Marcy dito, wala siyang unleash. Paano lalaban? Yun na nga. And ito na yung glyph. Kinamit na rin nila. 10 seconds for this Bane Elemental to respawn. Ganda yung jump naman dito. Pero, what's next after that? Wala, mga sir. Muntik mamatay yung LS. Pero, immediate infest onto the Rolling Thunder para sa pangular dito ni Malrini. Hinahabol ni Malrini si ano ha? Marcy. Ayun, medyo... Ay! Muntik ka na, anak. Pero may stampede eh. Parang feel ko, mabubuhay pa rin ata si Lu. Oo. Oh, tsaka kailangan ng bash. Para makancel yung... Wala rin naman si Amar dun. To Spear. Spear or Yules. Pero non-stop aggression para sa side ng Falcons. Gusto pa rin talaga nila gumera, Jay. Pero kalabanin ng Falcons talaga pa. Pambira. Wala, Falcons all the way. Oh, dahil ito mo si panlasang Pinoy, Mr. Beast. Biryani. Baba, Secret. Guapins. Okay, ito mo nang huli nila dito yung Templar. Big kill, walang buyback. Ano yan? Ay, halaka. Tapos ang laban. Ganun na naman nangyari. Pag Chinese team, biglang may mapipitas. Anticlimactic.
sobrang pahanta pagkatalo ng Extreme, ay, simple ng Azuri, pag ganyan, Jay. Kapitas lang yung Templar without buyback. Hindi ako sanay na ikaw ang nakukurutan ni Boss Jules. Oo nga. Naku, 4 minutes pa! Pabuti nyo naman yung... Over dyan! Wag na. Abot yan, abot. Siyempre, magra-Roshan muna. May tier 2 pa sa baba, Julius. Pag nag-Roshan, sa Aphir. Pero kung pumasok eh! Ayun, sakit! Ganda nung unleash ni Marcy doon, mga kaibigan. Together with Fate Beyond with the... Solid! Second skill, Pain Script. Eto na yung Yules nga lang. Wind Waker gagamitin. There's the Spear. Connect naman yan. Walang buyback yung Marcy. So, yung no, hindi nila na... naubos doon. Kahit man lang saning Life Stealer na matay. Hoodwink lang eh. Pwede na nga ito mamega dahil walang buyback. Ba't mamimega? May tier 2 sa baba. GG push kamo yung gagawin nila dito. And FY, begging for mercy. Aabot naman good for staff. Spear hindi tatama, pero pwede sila nang promote sa tier 4. Hindi, meron pang natitirang barracks sa gitna dito. So, yun yung pagkakataon nila to buy some time para sa ganun mabuhay yung Templar Assassin. Ayo has buyback though. Pero 18 seconds, eh, titiisin na lang ata. Skitter, eyes on the prize na nga dito. Taking this first tier 4 tower. Pero mag-isa lang siya. Naka-red si Marini from behind. Also Crystal Maiden. Detepensa si Fate Beyond and Ori. Mapapabak sila. Ah, I like this. Textbook Dota, tapos mag-rush out, and then, okay. 4H quits na. Lang, quits lang. 4H na, magiging 2H pa. Pero okay lang. Quits lang. Tama ka na. Okay, so game na to. Ah, sige. Panalo si Boss Kimo, TikTok bukas. Si Alo, sakali. 2-0 pala kung si ano eh. Si Kimo, 2-1 oh. Si Michelangelo. Uy, ikaw. Talaga. May puntos ka na kanina eh. Oo, oh, may 1 point na ako, umpisa pa lang eh. So, hindi pa nakakapuntos si Mr. Michelangelo. Ayun, oh, tinan mo Julius to. Napunit, no? Ayaw kasi tumingin, eh. Napag-go scepter, si sneaking lang doon. Pero napunit, no? Sobrang sakit talaga. Hoodwink lang. Pero yung LS kasi nabuhay. Tas ito, si Malrini, na Wind Waker lang din ni Amar. Tas si Amar, di mo makante since naka-Lotus. Daming problema. Sa item decision talaga dito ni Amar, sobrang payoff. And Roshan natin will be up ng 1 minute. Sa bottom na to, Jay. Yun lang, refresher. Pero ayun na, huli si Luwala! Ayay! Pinatay lang ganun-ganun lang and without buyback. Pwede na nilang i-end yung game. End yun na talaga. Hindi na. May IO pa, nagpa-happy pa to. May buyback naman. Buyback yan ha? Okay lang, may buyback naman daw. 2 minutes. Kaya pa, 1 minute si Marcy. Split push. Ay, tapos kay Ori to. Pag pinabayaan nila si Ori. Pag nabutas ni Ori yung tier 3, re-recta siya tier 4 dyan pa eh. Putas yan. Kilala ko yan. Kilala mo yan? Camp and for ano, for Azuray. Hindi, mag-Roshan pa ito. Kilala ko ito, Falcons eh. Kilala mo yan siya. Wala. Pero 40 seconds eh. Going for me, patay kasi yung Marcy and Io. So, pwedeng i-mega na muna nila. Then, saka sila mag-Roshan. I-megas nga muna ng Falcons. Tapos, Roshan, textbook Dota lang. Ang pwede gawin dito ng... Ba't laging ganun si Luno? Kahapon ganun din siya sa Liquid, pero panalo naman sila doon. Pero ganun pa rin yung laruan niya, sobrang... Dapat maalis yung ganung sistema kay Luno. Kasi lalo na pagka ganitong big games na upper bracket. Big back! Hindi tinapos, Julius! Roshan pang na. Anong gusto mo makaka 400 ka sa akin? Ay, di pa. Anong gusto mo makaka 400 ka, ganun? Parang ganun na yan. Kasi kung nag 400 ako dito, tapos... Best of 3 mamaya, auto 1K yun. Ang masabi ko lang, di na. Not today. So Ori, tamang cut lang siya ng mga wave dito. Top lane, middle lane. Nag-jungle siya rito sa side ng Falcons. Daedalus. Pro-bypass niya na rin yung buyback dito. Recipe, ayun ka ng Daedalus recipe. Mga nasa... 8? Almost 1K. Basta sabihin na natin. Kulang-kulang. Kulang-kulang 1K. Parang ganun. So mabilis lang mabibili niya yan pagka pinarm niya yung triangle, no? And onting depensa. Onting depensa at onting scatter. Onting scatter. So, abyssal na nga. Kompleto na rin for his skater. 70 gold lang. Sakto pagpatay ng Roshan. And Aegis Refresher Shard and Roshan Banner. Doon ako. Mega Clips na. May banner pa. Good luck. Ito yung mahirap kasi pag Marcy kayo, tapos hindi kayo owning early. Magpo-pull-up, you know? I mean, ginawa na ka na nila ng solution, last pick Templar. Kung magadalawa yung secondary carry, pero hindi pa rin enable. Pero kasi yung unnecessary, papitas nila dito. Ayun lang, yung mga... Yung nagiging cost nung ano eh. Mga papi nila, hindi nagiging maganda. Oh, alam mo na, Julius. Asan? O nga. Alam mo na. 2H lang ah. May inakitaan ngayon ng araw ah. Kailangan maka... At least, mga 800 tayo kay Jay.
Ah, ganun. Para talagang masaya. Pero ito, Soulplay J, ito na ata ang katapusan. The end is near. So, kaya kaya maka-return ng comeback? Sa Hybridge, hindi siya nakapagdagil. Pero pumasok na si Balrini. Grabe, face grip ko kaya. Hindi, nakalotos eh. Nakalotos and nakapitan si Ori. Tumama din supit sa kalumpit. And ito na nga yung Glipner, mga kaibigan. Ages pa rin kasi talaga to at the end of the day, so mahirapan sila. Tiyandahan, no? Even Crit hindi na abot ng tier 4 tower bar. There's the jump in and then in face bump papasok. Aray ko, Lu, may save naman at least. Io, nakapag BKB siya dyan, pero roll up lang for Malrini. Inuunti-unti nga rito yung ARJ, slowly but surely para sa side ng Falcons. Ito na yung clip ginamit, hinihintay lang mag-wear off yan ng Falcons. Meanwhile, Malrini using the Rolling Thunder. Palabas lang naman dito, tier 4s are gone. Walang back delegado, si walang BKB si Lu, and isolated siya sa gitna. He got tipped by Amar. What is he doing? Bumabi blow-blow. Rebound mo lang pala ako. Rag-rebound sa limang hero sa Falcons. Bobby, without... Bobby sa blow-blow, pare. Bobby sa blow-blow nga talaga. Si Marcy. Pero ang buyback naman siya. Yun nga, may buyback. So, madidiri ng konti. Konti lang naman. Mag-aantay lang ito ulit ang rolling. Off a little bit. Naman. A little bit. Mga 1 minute siguro. Pwede nang pumush ulit dito. Tsaka yung ano, tsaka yung infest. Inihintay lang din. So, takes lang muna ng mga resources dito. Bloods completed for IO. Take lang muna nila dito yung... Ang hirap yung comeback dito ng Azuri. Nakadepende sa clash nila. Paano nila mapupulop? Sabi mo nga, Jay, dito, may Aegis. Ang hirap ng labanan sa clash, may Aegis pa. And ito na yung jump in. Pipin yung target. Infest pumasok. Kaso lang makakatakbo pa kaya. Good nightmare. Kaso lang, pitas pa rin talaga. May buyback, may buyback. Push walk in. So, Tron is exposed. Ori. Kano uses BKB. Pero nababash lang siya dito, mga sir. Good frostbite. Given the Crystal Maiden. There's the Abyssal Blade. Plus the Spear. Sa Tree of Life. Masisave naman siya nung IO. Using the Relocate. Masyado bang maaga yun, Julius? Parang buhay siya dun eh. Hindi. Pero just to okay, be safe. Since nag-buyback. Nag-buyback yun eh. May hirap na. Sabihin na kung safe or hindi. Ang galawan ni Lu, yung gusto kong makita dito. Nag-wrap around. Tignan natin sa likod. Manggagaya na nga yung galawan ni Lu. Pins grip from FY. Saglit lang. Alam, Windwaker is the, ano? Is the key. Is the key talaga. And papalo si Oris. Yan na yung ititether dito ng IO. There's the arena. Saglit lang yun. Freezing field by the Crystal Maiden. GG. Two of them getting handcuffed, mga sir. Para silang inmate dun sa loob, ano? And GG will be code laglag sa lower bracket finals. Habang grand final secured para sa Falcons dito, mga sir. 2-0 victory all the way talaga. Parang lagi naman, wala lang bago sa Falcons. Pero sana naman, hindi to yung na-expect ko. Kasi ako, kahit sabihin mo... At least isa eh, di ba? O, at least isa. Kasi alam ko naman rooting of for Falcons all the way. Pero nakita ko kasi yung laruan ka pa ng Azari. Feel ko makakisa, pero... Si Lunga, sabi mo, Jay, kanina pa na parang simula kahapon, medyo... Tabingi. Kumaga, yung under niya, okay na. Tapos biglang gaganon. Tapos biglang, ano mayon, hindi siya consistent. Mm-hmm. Gano'n naman, parang sa lahat ng laban nila, siya lang din yung nagkakaroon talaga ng hiccup. Mm-hmm. Pagdating sa games, kapag nananalo sila, may times na talagang solid siya eh. Mm-hmm. Pero parang wala dahil silang din ano, sa kakampi niya. Contingency plan, pag gano'n na yung mga situation. Wala talaga. Yung tipong lalaban siya, high risk eh. Pero hindi nila nakukuha yung reward. Walang, eh, walang reward talaga. Harris lang. Harris lang. Nakawala yung reward eh. Kasi again, napapunish sila dito nito ang Falcons. And nabanggit na din natin kanina that Falcons is the team to beat here. So siguro hindi lang ganun ka-prepared yung Azure going up against these beasts. And syempre, meron tayong best of the best. Sino ba yung ating player of the game? Bigay natin kay ano? Ako kay Amar eh. Yung Windwaker niya eh. Ayun o. Solid. Grabe nga si Amar's? Amar's nga talaga. Amar the Filipino. Sa kanyang... Amar the Friendly. Amar the Friendly. Or Amar the F. Amar the F eh. F na F ni Amar yun ng pagkapanalo nila dito. And with the Wind Waker, simple item pero talagang napakalaki ng impact. Every time na may magigrip, no, walang bisa. Wala. Diba? Yun lang naman yung nangyari dun, mga kaibigan. So, syempre, kami po. Ay, magpapahinga muna. Bago tayo tumungo dun sa ating huling serie, which is the lower bracket match, laglagan ng mukha yun. Laglagan ng mukha. So, kita-kits mamaya, mga kaibigan. Triple J will be back for that lower bracket series. Diyan lang kayo. Huwag kayong alis.